Good afternoon, everyone. Welcome sa ating live class, Daily Devotion. Nasa day 34 na po tayo. Ayun. Ang ating topic po is Change Your Nation 12 People at a Time. Makikita po natin sa Matthew chapter 9, verses 37 to 38. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest." Amen. Basahin po natin sa Tagalog, sabi dito, baguhin ang iyong bansa 12 tao sa isang pagkakataon. Sabi sa Matthew, kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aaning ngunit kaunti ang mag-aaning. Idalangin ninyo sa may-ari ng aningin na magpadala sa mga mag-aaning. Tinuturungan tayo ni Jesus na manawaan po natin kung ano yung ani na marami at ang trabaho na mapapadala nito, napaka-importante po sa ating mga bilang Kristiyano. At isipin po natin yung mga tao, yung ating mga kakilala, yung ating mga kaibigan, kapitbahay, kamag-anak. Isipin po natin sila at isulat po natin yung mga pangalan nila. At ito po yung mga sinasabi, tinutukoy dito ng Panginoon sa atin. Ito po yung harvest na sinasabi niya, ito yung aanihin natin sila. Ito yung bibigay natin, panumbalik natin sila sa Panginoon. So tingin natin na may mga taong nanghihina, yung mga taong nawawala na sila sa Panginoon. Yung mga taong kailangan nila ang Diyos sa buhay. Ito yung mga taong aanihin natin. Kaya ang sinabi dito sa passage na ito na kailangan sila ipanumbalik natin sa Panginoon. Ito yung ititipon natin sila. Kaya nga, sabi nga, marami pong aningin, subalit kulang po yung mag-aaningin. Kaya ito po tayo, tinitingnan ng Panginoon bawat bilang ng manggagawa or pastor or leader ka man, bilang bawat isa sa atin na kailangan natin sa isang katawan na pag ang katawan ay kailangan may mga party po tayo na ginagawa. Diba, sa katawan natin, mata, ilong, bibig, kamay, may ginagawa po yun sa party na yun sa ating buhay. Ang kinatulad tayo ng Panginoon, kapag sama-sama tayo at ginawa po natin bilang isang katawan ni Kristo, yung mga sinasabi dito na marami ka ani, tayo po yung mga kapatid na ipanumbalik natin sila sa presensya ng Panginoon. Sabi nga, dito sa Matthew 28 verses 18 to 20, sa Tagalog babasahin ko, sabi nga dito, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya umayo kayo, gawin ninyo alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng utos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya po, kaya po natin gawin yung sinasabi ng Panginoon sa atin na i-share natin yung salita ng Panginoon sa mga tao at turuan natin na sumunod sila at nandoon na lagi natin kasama ang Panginoon. Kaya walang posible sa Panginoon, walang mahirap na sabi mo, hindi ko kaya kasi di pa ako leader. Hindi ko kaya kasi bago lang ako. Kaya po natin mag-ibay. Kaya po natin mag-follow up, mag-sabi sa ating mga kaibigan. Ngayon, sinabi ko nga kanina, yung kapitbahay, kaibigan, kaklase mo, ka-office mate mo, lahat mo, ay ito yung aanihin natin. Kaya nga, sinasabi, madami tayong aanihin, pero kaunti ang magagawa. Kaya po, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, tayo po yun. Gagawin po natin na palapit natin sila sa ating Panginoon. Kaya nga po, paano natin babaguhin ang bansa sa pamamagitan ng Ebanghelyo? Paano po natin gagawin yon? Tayo po yon. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sa pagturo sa 12, kapag sinabi natin na dapat tayong magdisipulo ng 12, kailangan natin itong gawin ng maayos. Kapag gusto mo magkaroon ng 12, ito yung sinasabi after ng 12, 1, 4, 4, 1, 7, 2, 8. Yun yung, ito yung
sinasabi sa atin ng Panginoon na mag-disciple tayo. Kaya nga, may mga cell group na ginawakan, ngayon nag-start na po tayo magkaroon ng mga cell group kahit nasa kanya-kanyang tahanan, pero maraming teknolohiya na kailangan natin gawin na hindi po yun magpipigil po sa atin na maghayo at tayo mag-aani ng mga kaluluwa. Amen. At nandoon na yung ebanghelyo nito, lagi ating tandaan yung ginawa ng Diyos sa cross ng Kalbaryo, kung paano siya naghihirap, at alam ko na isa tayo doon, kaya tayo narito, kaya tayo nag-serve sa Panginoon, i-share din natin sa mga tao na kailangan nila si Jesus sa kanilang mga buhay. Yung testimony pa lang natin, mga kapatid, ito po yung napaka-importante kung paano natin nakilala at itanggap ang Panginoon. Kaya nga, yung mga aanin natin, makikita sa atin, sa testimony pa lang, doon na sasabi nila, mapawaw sila. Dahil sa ginawa ng Panginoon sa buhay ko, sa buhay natin, sa bawat isa sa atin, ito din ma-share natin sa kanila. Kaya po, hindi mahirap na tayo humayo sa Panginoon, sa mga tao na kailangan nila sa Kristo. Kasi tayo naranasan din po natin na may nag-share din po sa atin. Kaya i-share po natin din at tayo ay masasabi natin na napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Amen. At alam ko na hindi po lingit sa Panginoon yun sa ginawa ng Diyos sa buhay niya sa bawat sa atin, lalo na sa atin, sa akin. Na-share ko na kumbaga si Lord, maraming ginawa. Kaya yun po yung paghayo at paglapit natin sa mga tao na kailangan si Kristo, gagawin po natin. At tayo po yun, mga kapatid. Alam ko na sa ating mga nanonood, may mga iba first time nilang mapanood. Ay, may ganito palang prayer, may ganito palang life class devotion. May mga natutunan na po tayo kasi sa church din po namin sa Ortigas na silang mga sinasabi nila na iba pala kapag everyday ka nakikinig ng word ni Lord at nandoon na yung pagbabago ng buhay, kung ano yung ginawa ng Panginoon at napalakas po tayo. Kaya po, sa hapong ito tayo po ay marami may natutunan po tayo. Alam ko na si Lord ang nangungusap sa atin, kaya po tayo ay manalangin at humingi tayo sa Panginoon ng gabay sa pag-akay natin sa mga tao na gusto natin, isipin natin po ngayon sa oras na ito, yung mga tao na gusto natin lapit sa Panginoon, yung mga tao na mahal natin, na gusto natin makilala nila ang Panginoon. Kaya po mag-pray po tayo sa oras na ito, asipin natin sa Panginoon. Salamat po Diyos dahil Lord, nirimind mo kami sa word mo na maraming nangailangan sa iyo. Marami, Panginoon, nangailangan ng comfort. Marami nangailangan, Panginoon, ng paggabay mo, Panginoon. Lord, salamat sa oras na ito na patuloy na ikaw tumilos sa mga tao, Panginoon, Lord God, na hindi mo na makilala sa iyo. Lord, natanggapin ka nila bilang Diyos sa kanilang buhay at patuloy, Lord God, ikaw ang umawak sa kanilang mga buhay, Lord. Thank you. Dahil nandiyan ka lagi, Panginoon, sa kanila, Lord, sa mga nanonood, Panginoon, Lord God, kung first timer man siya. Lord, I pray na yung love mo, Panginoon, paranas mo, Panginoon, sa kanya. Salamat sa pagyakap mo, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil nandiyan ka, hindi mo siya iiwan, hindi mo siya pababayaan, Panginoon. Salamat ng marami minsan pa sa pangalan namin, Panginoon, Jesus. Amen. Sige po tayo po mag-pray sa ating mga prayer points po natin na patuloy na ibibigyan natin sa ating Panginoon. Kaya samahan niyo po ako manalangin. Hindi tayo magsawa na everyday lagi natin ibinibigay ito sa Panginoon. Naniwala po tayo ang Diyos ay nakikinig. Ang Diyos ay tumutugon sa lahat ng ating mga panalangin. Kahit po manalangin, Panginoon, maraming salamat sa oras na ito, Lord God. Tuloy namin, Lord God, na ang King, Lord God, ang healing, Father God, sa may mga karamdamang, Panginoon, Lord God, lalo na, Panginoon, sa umalap na virus, God, sa aming bansa, Lord God. Salamat, Lord God, sa kapangyarihan mo, Panginoon, na ito'y
maaalis, Panginoon, ito mawawala, Panginoon, ito'y dudurugin mo, Panginoon, Lord God, at alam ko, Father God, yung virus na yung Panginoon, Lord God, sinasaway namin, kinakansel namin sa pangalan na Jesus, the name of Jesus, Lord, mas malaki kang Diyos, mas makapangyarihan kang Diyos, Lord God. Salamat, Lord, sa mga nakaka-recover, Lord God, na patuloy, Lord God, ikaw ang nagbigay, Panginoon, ng healing, Panginoon, sa kanila, Lord God. Lord, sa mga nangailangan ng Panginoon, Lord God, ng mga pagkain, Panginoon, patuloy na you are a great provider, Panginoon, Lord God, sa aming mga frontliners, sa mga nag-work na ngayon, Panginoon, Lord God, nag-start na sa mga trabaho nila, Panginoon, Lord God. Lord, ayaw mo na yung covering mo, Panginoon, sa kanila, na patuloy, Lord God, na nandiyan, na-apply namin lagi yung blood mo, Panginoon, Lord God. Salamat sa protection, salamat sa favor mo, Panginoon, Lord, sa mga nag-work na, Panginoon, Lord God. Ayaw mo na ikaw ang kumilos, Panginoon, Lord, bigyan mo rin wisdom, Father God, ang aming presidente, Panginoon, yung mga governors, mga leaders, Father God, I pray na patuloy na ikaw ang kumilos sa kanilang buhay, ikaw ang mauna sa kanilang buhay, Father God. Lord, sa mga churches, Father God, I pray na patuloy, Panginoon, na ikaw ang kumilos yung Panginoon, Lord God. Lord, sa mga mananghina, palakasin mo sila, Panginoon Jesus. At patuloy, Lord God, sa mga pastors, leaders, mga Panginoon, sa ibang bandit, sa ibang denomination, Father God, I pray, Lord, sa mga bishop namin, Panginoon, Lord God, na patuloy, Panginoon, Lord God, ikaw, kumilos sa kanilang buhay. Salamat sa mga new revelation, salamat sa mga vision, Father God, yung binibigay mo, Panginoon, sa kanila, God. Salamat sa sa'yo, family namin, Panginoon, na patuloy na maging strong, Lord God, maging united kami, Panginoon, sa one body, Panginoon, Lord, sa mga sa'yo, pastors, Father God, Lord, I pray na patuloy na ikaw ang kalakasan, Panginoon, Lord God, ikaw ang nagbibigay ng anointing wisdom, Father God, sa pag-share ng mga Panginoon, Lord God, I pray, Lord, sa may mga karamdaman, sa mga kapatid ng Panginoon, ikaw ang kumilos, Lord, sa bawat families, Lord, and sa iyo, O God, na patuloy, Lord, na ikaw ang mag-una, Panginoon, Jesus, sa mga lahat ng nakikinig, nanonood, Panginoon, Lord God, I pray na hindi kayo magsasawa, Lord, po, Panginoon, kami ay lalo, Panginoon, Lord God, mahasa, Panginoon, at lalo kami, Panginoon, mapalapit sa iyo, Panginoon, Jesus, hindi namin, Lord God, baliwala yung Panginoon, Lord God, yung aming natutunan, Panginoon, salamat ng maraming sa Lord, sa mga workers, Father God, sa Church of God, Lord, salamat sa lahat na aming mga ginagawa, ikaw ang mag-glorify lagi sa iyo mga buhay. Thank you so much, Father God, for this day, patuloy pa nila, Lord. Thank you for the answered prayer, Panginoong Jesus, salamat, dahil tunay nga, Lord God, salamat dahil nandiyan ka lagi, Panginoon, sa amin. Puli ka namin, nanakila ka namin sa pangalan namin, Lord Jesus. Amen. Amen, mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig at sa inyong time, at alam ko na nakita ng Panginoon ng bawat puso natin. Lagi tayong mag-ingat, at alam ko na sa mga panalangin po natin sa bawat isa, kaya na napalakas at naniwala tayo ng Diyos natin ay tapat, ang Diyos natin ay buhay. At alam ko na lahat ito galing sa Panginoon. God bless you all. Keep safe, everyone.